Magandang hapon. Ito nga po ulit si Janjan, yung nagbagi ng kwentong Tiktik sa Laguna. Bali, ito yung pangalawa kong kwentong katatakutan. Isa po kong OFW dito sa Saudi. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang nakakatakot yung experience na gusto ko po sanang pamagatan na sampayan. Taong 2007 po na mangyari ang nakakatakot kong karanasan. Magpa-first year high school po ako noon. Then pagtapos ng pasukan, nagbakasyon po kami noon sa Bicol kasama ng buong pamilya ko. Masaya ang ganung bakasyon, lalo at kumpleto kaming pamilya kasama ang buong magpipinsan. Medyo may kahabaan po ang biyahe mula Manila papunta ng Bicol. Nakailang stopover na din po kami. Nung kami po ay tumigil sa isang gasolinahan, ay sinabihan kami ng aming lola na huwag masyadong maglalayo at maglilikot dahil hindi daw namin masyado kabisado ang lugar. Naniwala naman kami dahil doon ay pinanganak ang aming lola. Nung kami ay makarating na sa Bicol, ay manghang-mangha kami sa ganda ng paligid. Palibas ay Manila boy ako, kaya sabik ako sa itsura ng probinsya. Ngunit nung papalubog na ang araw, medyo nakakatakot sa lugar dahil bibihira ang mga street light at magkakalayo ang mga bahay. Sa madaling salita, walang masyadong kapitbahay. Noong may nagkumpulan sa isang bahay at may mga kwentuhan, lumapit kami magpipinsan at nakinig ng kwento ng mga matatanda. May isang sampayan daw kasi na pinaniniwalaan nilang may nagpapakitang umanong white lady. Makikita daw ang sampayan na ito, tatlong street light ang pagitan mula sa bahay na aming tinutuluyan. Biro pa ng matatanda, huwag daw kami maglalakad, mag-isa papunta doon sa sampayan. O mas maganda daw ay huwag na daw kami dumaan doon kapag gabi na. Kinabukasan, pinag-usapan namin magpipinsan ang narinig namin na kwento kasama ang ibang pinsan namin na tubong Bicol. Ayon sa kanila ay marami na daw ang nakakita umano sa white lady sa sampayan. Sabi naman ng iba ay mga sinampay lang daw iyon na kurtina at napagkakamalan lang daw na white lady biro ng ilang mga matatanda. Kinagabihan, nagaya ang pinsan kong si Manilin sa diskuhan. Tingnan daw namin ang diskuhan sa kanilang lugar. Di man daw kasing ganda ng sa Manila, pero masaya din naman daw. So ayun, sumama kami kay Manilin. Naglakad kami papunta sa diskuhan. Habang naglalakad, itinuro ni Manilin ang sinasabing sampayan. At ang wika niya, "Yung nakikita mong poste ng ilaw sa bandang kanan, andoon ang sampayan ng white lady. Kaya tandaan nyo, yung poste na yan, huwag kayo dadaan diyan pag wala ng araw." Medyo hindi ko na inintindi ang kanyang mga sinabi dahil sa totoo lang ay hindi po ako naniniwala sa white lady o mga multo nung mga panahon na iyon. Nung kami ay makarating na sa diskuhan ay medyo hindi ko po nagustuhan dahil nga po siguro iba ang mga kanta na kanilang pinapatugtog at iba din po ang kanilang mga sayaw at medyo hip hop din po kasi ang hilig ko. Makalipas ang ilang minuto ay nagaya na po akong umuwi at ang sabi ko po sa mga pinsan ko at sa aking kuya, "Manilin, kuya, balik na tayo, baka hinahanap na tayo doon." At ang tugon ni Manilin, "Mamaya na dyan, nagbibingo pa naman sila doon, di naman tayo hanapin nila." "Gusto mo mauna ka ng umuwi, maaga pa naman eh, tsaka okay na din dito para may makilala tayong chicks." So yun nga, naghintay muna ako ng ilang minuto pa sa kanila. Pero sa sobrang inip ko ay nagpasya na po akong maglakad pabalik. Buti na lang ay dala ko ang MP3 noon ng papa ko na ginagamitan pa ng AAA battery upang hindi ako mainip habang naglalakad pauwi. Habang ako ay nalilibang sa pakikinig sa MP3 ay di ko namalayan na naiba ako ng daan. Ang daan na aking nilalakaran ay papunta doon sa sampayan na kanilang sinasabi. Pero kagaya po ng sabi ko ay hindi po ako naniniwala sa multo nung mga panahon na iyon. Kaya baliwala lang po sa akin at saka medyo mas mabilis po ang daan doon. So dumaan talaga ako doon.
Nung ako'y medyo makalapit na sa sampayan, ay kinilabutan po ako. Pero hindi ko po iniisip na makakita ng multo o white lady. Mas tumayo lang po ang balahibo ko nung mapansin ko po na walang ibang bahay na malapit sa sampayan o kahit dumadaan na tao sa kalsadang iyon. Matatas din ang talahiban at medyo mabato ang daan. Pero hindi pa din po ako napadala sa kilabot na nararamdaman ko at nagpatuloy po ako sa paglalakad at nilakasan ang music sa MP3 na gamit ko. Nung ilang metro na lang ang aking layo mula sa sinasabing sampayan ay napansin ko ang mga nakasampay ng mga kurtinang puti. At naalala ko ang sinabi ng isang matanda doon na sinampay na kurtina nga ang napagkamalang white lady. Medyo natawa ko at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit habang papalapit ako ng papalapit sa sampayan, ay parang may napapansin akong kakaiba sa isang kurtinang nakasampay. Tila ba parang maitim sa taas na bahagi nito o naaninag ko na parang siyang buhok. Kinuskus ko ang aking mga mata dahil baka ako'y namamalik mata lamang. At unti-unti pang lumapit, ngunit parang nagliliwanag ang kurtinang iyon na tila parang may buhok na mahaba. Para makumpirma ay lumapit pa ako ng bagya upang makita ko na maigi ang kurtina. Ngunit nakita kong may mga kamay ito at dahang-dahang gumalaw ang mga buhok nito na akmang lilingon sa akin. At sa aking nasaksihan, nanlaki ang aking mga mata at sa sobrang takot at bigla ko ay hindi ko nagawang sumigaw. Hindi ko din magawang tumakbo. Parang nanginig ang mga tuhod ko at dahang-dahang lumakad pabalik sa aking mga pinsan. Habang naglalakad, nakatingin lang ako sa lupa. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa aking nilalakaran. May naaninag akong isang tindahan. Agad akong tumigil at tumupo doon. Toy, ano nangyari sa'yo? At ikay namumutla. Tingin lamang aking naisagot sa kanya. Agad niya akong binigyan ng mainom na tubig at tinulit ang kanyang tanong. Nang ako'y may masmasan, ay agad akong nagkwento at sinabi kong, ako po'y naglalakad pa uwi o sana sa bahay ng mga kamag-anak namin. Namali po ako ng daan at napadaan po ako sa sinasabi nilang sampayan. Nanlaki ang mga mata ng tindera at napasign up the cross nang masabi ko ito. At pagpapatuloy ko pa, may nakita po akong mga nakasampay na mga kurtina doon, pero may nakita din po akong tila parang babae na nakabistidang puti na may mahabang buhok. Agad sinabi ng tindera na, yun ang white lady ng sampayan. Hindi ba nasabi sa'yo ng mga kamag-anak mo na huwag kang dadaan doon pag wala ng araw? Nasabi naman po nila, talagang namali lang po ako ng daan. Wow, Aling Gina, isang corn beef. Tinapay ito tong manggang ito. Ha? Parang awa mo na. Pakibilisan mo lang. Ha? At ako'y gutom na. Ha? 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 Hoy, Papsi, tulungan mo nga itong si Utoy na makauwi sa kanila. Napadaan kasi sa sampayan. Bagong salta dito. Wow, lupit mo, ha? Wow, gutom na nga eh, ha? Utusan mo pa, ha? Sakit mo sa bangs, ha? Ge, tamahan ko na ito. Ano pa magawa ko, ha? At sa pa, ayusin mo yung boses mo. Parang galing sa imbornal, gumagaragal, ha? Tara na, Utoy. Ay nako, naisana naman ako ni Papsi. Lista na naman ang kinuha. Anak ka talaga ng mangga. Agad akong pinatid sa tricycle ng tinderang aking nakausap. Pauwi sa aking mga kamag-anak. Nung ako'y makauwi na, hindi ko alam kung ikukwenta ko ba sa kanila ang aking nakita o hindi na muna. Kinaumagahan ay sumama ang aking pakiramdam. Tila ba ako'y inaapoy ng lagnat? Agad nilang tinanong kung napana daw ba ako at nakwento ko na nga sa kanila ang aking nasaksihan. Nang masabi ko na nakita ko ang white lady sa sampayan, ay agad silang kumuha ng kandila at nagpunta sa sinasabing sampayan. Nag-alay sila ng puting kandila
upang gumaan daw ang aking pakiramdam. Matapos na maranasan ko ito ay naniwala na ako sa mga multo. Kaya medyo naging matatakotin din ako, pero nasanay na din naman po ako. Sana'y nagustuhan ninyo po ang aking kwento at may picture sa inyong magandang animation. Maraming salamat po at ibabagi ko pa din po ang aking ibang mga nakakatakot pang mga karanasan. God bless at more power pa po sa inyo. Hello po, gusto ko lang po ibahagi ang kwento ng kaibigan ko na si Ken na nagtatrabaho bilang delivery boy ng isang kilalang kumpanya. Sinadya ko pong baguhin ang mga pangalan ng mga karakter sa kwento. Isang umaga ay naghahanda na si Ken ng mga parcel na ihatid niya sa araw na iyon. Maayos naman ang lahat at walang problema sa kanyang mga destinasyon. Makalipas ang ilang mga oras, nag-iisa na lang ang parcel na kailangang maihati nito at ito'y mula kay Ami de la Rosa. Nung makarating na siya sa address na ito, agad niya itong tinawagan at sinabing nasa labas na siya ng gate. Agad ding sumagot at binili na hintayin siya kasi magbibihis lang ito at sumang-ayon naman si Ken. Nagpamanhin si Ami dahil pinaghintay niya si Ken sa labas ng gate. Tumugon naman si Ken at sinabing okay lang at walang problema. Tinanong kung siya raw ba si Ami de la Rosa at kinumpirma nga naman ito ni Ami na siya nga ito. Bale, 600 piso ang binayad nito at sinabing sa kanya na raw ang pisong sukli sapagkat nagkakalaga ng 599 ang parcel, ang pabirong sabi pa ng dalaga. Nahumaling si Ken sa angking ganda ni Ami at pinuri nito ang suot nitong asul na bulaklaking damit at nagtanong kung saan ba ang lakad ng dalaga. Tugon naman ni Ami, pupunta siya sa kanyang ina sa bahay ng kanyang stepfather. Agad namang nagpasalamat si Ken at nagsabi ng mag-iingat ito. Habang binabaybay pa uwi ni Ken ay napadaan siya sa kinalakihang lugar noong bata pa ito. Nakita niya sa isang kanto na may binuburol. Kakilala niya rin ang ibang mga tao sa naturang lugar at nagtanong siya sa isang matandang babae. Aling Bilma, sino po yung namatay? Anak ko ang namatay. Ha? Namatay? Nakikiramay po ako sa inyo. Salamat, Kent. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Bakit naman po, Aling Bilma? Wala po kayong kasalanan. Kung oras na talaga nila, ay oras na talaga nila. Namatay ang anak ko dahil sa akin. Kung hindi lang siya pumunta sa bahay ko, sana'y buhay pa siya hanggang ngayon. Pwede ko po bang malaman ang kanyang pangalan at kung ano po ang nangyari sa anak niyo? Pangalan niya ay si Ami de la Rosa. Sa narinig ni Kent ay biglang natulala at parang may naalala siyang tao sa sinabi ni Aling Bilma. Mabait na bata si Ami. Pinapunta ko kasi siya sa bahay ng kalibin partner ko para sa karawan ko. At pagka-uwi ko, wala na siya. Nakahiga na siya sa sahig. Ano po nangyari, ma'am? Ba't nakahiga na siya sa sahig? Na-rape siya ng kalibin partner ko na si Robert. Pagkabigla ni Kent ay naalala niyo yung sinabi ni Ami kanina. Napupunta siya sa bahay ng stepfather niya. Imposible na siya yun. Nagbayad pa siya ng parcel niya sa akin. Kinuha niya pa ang parcel niya at nakausap ko pa siya. Pwede ko bang tingnan ang mukha ni Ami, Aling Bilma? Oh, pasok ka, Kent. Magpagpag ka na lang pagkaalis mo dito. At pagkapasok na Kent ay tinignan niya ang loob ng kabaong. Napamura siya sa pagkagulat at tinilabutan. Kasi ang nakita niyang babae sa kabaong ay siya rin mismong customer ng umagang iyon. Nagsisisi si Aling Bilma at inaako ang pagkamatay ni Ami at ninanais na mahanap agad si Robert. Hinihiling niya rin na hindi ito patahimikin ng kanyang konsensya. Nagtanong si Kent kung mayroon daw ba si Aling Bilma ng mga larawan ni Ami nung nabubuhay pa ito. Pinakita ni Aling Bilma ang mga larawan sa kanyang cellphone.
Nakumpirma naman ni Kent na siya yung babae na nakausap at away na away ang suot na damit na kulay asul na bulaklakin. Nang magkita sila ng umagang iyon, sabi naman ni Aling Bilma na yun ang paboritong damit ni Ami at uling damit na nasuot nang namatay ito. Nagugulo ang isip ni Kent ng mga oras na iyon dahil buhay na buhay ito nang magkausap sila. Dali-dali naman niyang kinuha ang perang binayad ni Ami at biglang gulat nito na may bahid ng dugo ang perang binayad ni Ami sa kanya. Napagdesisyon na ni Kent na sa ibang lugar pumunta para magpagpag at pumunta sa simbahan upang ipanalangin sa Ami para sa kakatahimik nito. Mga ilang buwan pa ay hindi na nagtrabaho muli si Kent sa kumpanyang pinapasukan. Sa halip ay naganap na lamang ng ibang trabaho. Salamat po sa pagpili ng aking kwento. Hello po sir, isa po kong avid na manood ng channel mo sa YouTube. Dahil sa engganyo kong makinig ng mga nakakatakot na kwento, taga-Baguio po ako. At hindi na rin bago sa akin ang mga kwento-kwento dito ng katatakutan. Ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon din ako ng mga sariling karanasan. At gusto ko po ibagi itong kwentong to sa inyo sir, na sana po ay magawan din po ito ng animated horror story sa YouTube. Mga 4 na taong nakakalipas, 3rd year college po ako noon dito sa siyudad ng Baguio. Medyo late na din po ako na dismiss noon, mga 6 PM na po ata sa last class ko dahil may pinatapos pang lecture ang prof namin. Pauwi na sana po ako noon, ngunit nakita ko ang mga ibang tropa sa kabilang department na inaya akong uminom. At dahil nga siguro sa stress din, pumayag na lang ako na sumama kahit pa na nakaputing uniform pa kami noon. So ayun po, dalawa kaming lalaki at 4 na babae lamang ang sumama. Kahit naisipan na lang po namin na mag-parking shot sa isang liblib na kalsada dito sa Baguio para mag-bonfire at uminom with nature, ika nga. At iwas na din sa mga pulis na rumuronda kada gabi. Makalipas ang ilang oras at minuto ay nakarating na po kami at patuloy ang inuman. Nang may isang parang lalaki kaming nakita na naglalakad sa kalsada at patungo ito sa amin, hindi pa po namin siya makita ng klaro that time dahil sa dilim at mga puno na kapaligid sa amin. Animoy para siyang anino na gumagalaw. Hindi na lang namin ito pinansin at patuloy na lang kami sa kwentuhan at tawanan. Nagulat na lang po kami nang biglang nasa harapan na siya ng sasakyan na nakatingin sa amin. At nang siya'y ilawan ng kasama ko, mas naging klaro sa amin ang sura niya. Binatang lalaki po siya, pero napansin namin na kayapak lamang siya at yung sintas at sapatos niya'y nakapalibot sa leeg at nakalambitin ito sa kanyang balikat. Wala din po siyang damit pantaas kahit sobrang lamig po nun, kaya't inakala namin na baka baliw lang ito na lumapit sa amin. Pero nung kinausap siya ng kasama namin ay hindi siya nagsasalita, pero para siyang umuungol na sumisenyas na parang may hiningi. Kaya't binigyan na lang po namin siya ng ilang yosi at sinindihan pa namin ang isa para sa kanya para na din umalis siya. At nang nabigay na namin ang mga ito sa kanya ay patuloy na siyang naglakad, pero hindi na maiwasan ang takot ng mga kasama naming babae. Kaya't kaming dalawang lalaki ay sumunod sa lalaking ito na naglalakad habang nagbibiroan na baka mapunta kami sa lugar ng mga engkanto o sa Narnia. Pero sinundan pa din po namin para lang sana confirm na okay ang lahat at alisin ang takot ng mga kasama namin. Bata pa po kasi kami noon sir at tumira lang aming kuryosidad. Ngunit ilang minuto pa lang namin siyang sinusundan ay bigla na lang po itong nawala, na parang naglaho. Kahit pa amoy pa namin ang usok ng yosi, na parang malapit lang siya. Tinitiis po namin ang takot naming dalawa that time, pero sumabay na din bigla ang pagpasok ng hamog
Kaya't dali-dali kaming bumalik sa mga kasama namin at umalis na lang sa lugar na yun. Ilang araw na lumipas ay naisipan namin balikan uli yung kalsada na iyon para po sana may mga kasagutan ang aming mga imahinasyon at iniisip. Nagtanong-tanong po kami sa mga katabi nitong barangay kung may baliw na naglalakad sa kanilang lugar. Ngunit halos sagot nilang lahat ay wala. Pero nung tumambay uli kami sa kalsadang iyon ay may matandang lalaki na lumapit sa amin at hindi na kami nagdalawang isip pa na ikwento ang aming karanasan dito. Tay, pwede bang magtanong? Meron ho kasi kaming nakitang lalaking parang baliw na naglalakad nung gabing tumambay kami dito. Yung itsura niya ay binatang lalaki at nakayapak at nakasabit yung sapatos nito sa kanyang balikat. Medyo parang may sapak sa utak eh. Baka yung lalaki nakita ninyo ay yung katatapos pa lang na lamayan sa ibaba ng bundok. Medyo hawig kasi yung itsura na tinutukoy mo. Mahilig kasi yun maglakad dito. Nagulat na lang kami nang siya'y tumawa at sa mga sinabi nito. Kaya tumahimik na lang po kami at hindi na bumalik sa lugar na iyon. Maraming salamat po sir sa pag-narrate. Sana po'y mapili ninyo po ang aking binaging kwento. May ilang karanasan pa po kung gustong ibahagi. Pero sa susunod na lang po ulit sir. God bless po sa inyo. At sana'y madami pa po kayong marilis na animation. Salamat po ulit. Magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito. Sa inyo na rin Sir Bean at sa pamilyang Cruz at Albarino na masugid mong tagapagsubaybay sa iyong mga palabas. Ako nga pala si Jean aka Chester na masabi kong number one fan mo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay mula sa bunso naming kapatid na si Nini. Ito ay totoong pangyayaring naranasan niya noong January 17, 2013 ng hapon. Kasama niya si Tito Henry at pinsan namin na galing mall at papauwi pa lamang sila ng bahay. Nakatira kasi si Nini sa bahay ng Tito Henry namin dahil malapit yun sa pinapasukan niyang eskwelahan. Habang papalakad pa uwi, nakasalubong nila si Aling Lita na kapitbahay namin. Nasabi ni Aling Lita kay Tito Henry na may naghahanap raw sa amin at ang pangalan niya si Ate Emma na kapatid ni Auntie Susan ko. Nakuwento ni Aling Lita na iyak nang iyak si Ate Emma na sabi nito na magpunta daw kami doon sa bahay ni Auntie Susan ko. Hinahanap daw sila ng lolo namin na asawa ni Auntie Susan. Uy, Henry! May naghahanap sa inyo. Emma ang pangalan. Iyak nang iyak at nasabi niya magpunta daw kayo doon sa papa mo. Bakit daw po? Ano meron? Wala naman sinabi. Basta magpunta na lang daw kayo doon. Nagtaka naman si Tito Henry at inutusan si Nini na siya na ang magpunta doon. Sumunod naman si Nini, sumakay siya ng jeep papuntang PN sa lugar ng Cavite City. Nang makarating siya doon ay agad niyang nakita si Lolo sa labas ng bahay na nagpapaypay na iyari sa abaniko. Natanaw niya rin sa loob ng bahay ang binatang lalaki na anak ni Ate Emma at si Auntie Susan na nakatayo sa pintuan na nakatingin sa kanya. Kaya naman ay agad niya itong sinenyasan ng pagbati at nginitian din naman siya nito. Lumapit si Nini at tinanong si Lolo. Lo, bakit daw po ninyo pinapapunta si Tito Henry dito? Okay na, umuwi ka na lang. Nainis si Nini sa sinabi ni Lolo. Pinapapunta daw siya tapos papauwiin din pala. Nilapitan siya ng anak ni Ate Emma at sumenyas na mag-usap sila sa malayo. At mahina siyang kinausap nito. Nasa barangay hall si Mama Emma, punta ka na lang doon. Bakit? Anong nangyari? Basta punta ka na lang. Nagtataka na may halong inis na umalis si Nini dahil hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya nagpunta na lang siya sa barangay at natanong niya agad si Ate Emma na umiiyak doon sa loob. Kaya naisip niya na
baka napaaway si Lolo sa kapitbahay at si Ate Emma ang umarap sa barangay. Nang makarating na si Nini sa barangay, pumasok na siya sa loob at nakita niya si Ate Emma. Nilapitan niya na lang ito at tinanong, "Ate Emma, bakit po? Ano nangyari? At naiyak kayo?" Napahawak ng magigpit si Ate Emma sa kamay ni Nini. "Ni, Santi Susan niyo, patay na." Sabay turo nito sa kabao kung saan malapit sila nag-usap ni Nini. "Ayun siya, oh, patay na siya." Nagulat, natulala at napaluha na lang si Nini habang nakatayo sa harap ng kabaong ni Auntie Susan. Dahil hindi niya maintindihan kung paano nangyari yun, eh samantalang kakita niya lang yun kanina sa bahay nila ni Lolo. Hindi rin pala alam ni Lolo noon na patay na ang asawa niya. Ang pagkakaalam niya lang dito ay nasa ospital dahil sa sakit. Kaya pala hindi agad nila pinapasabi ang nangyari. Hindi ko talaga malilimutan itong kwentong niyang ito sa amin. Kaya naman ito ang binahagi ko sa inyo. Hindi naman siya gaano nakakatakot para sa amin. Kasi itong karanasan niyang ito ay talaga naman nakakalungkot. Maraming salamat sir kung isa man ito sa mga animate mo. At alam ko balang araw ay magkakaroon ka din ng maraming subscriber at viewers. Kaya naman ipagpatuloy mo lang ito sir. At nandito lang kaming mga taga-subaybay mo para suportahan ka. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming salamat po ulit. Magandang gabi po, Karimlan Horror Stories. Ako po si JM. Gusto ko po sanang magbahagi ng True to Life Horror Stories ko. Dahil isa po kayo sa inaangan ko na narrator at animator, sana po ay mabigyan nyo ng pansin ang aking kwento. Naalala ko po ang aking kabataan na palaging nanood ng Magandang Gabi Bayan tuwing undas. At pakibati na din po sana ang aking mga kaibigan na sina Tintin, Bea, Princess, Annie at Yuan. Tawagin mo na lang ako sa pangalan Zero. Nangyari po ito nung ako po ay 16 na taong gulang pa lamang. Sa ngayon ay 31 taong gulang na. At hanggang sa araw na ito, hindi ko pa din nakakalimutan ang insidenteng nangyari nung gabing iyon. Ako po ay taga Laguna. Nangyari ito way back December 2007. Ako po ay pauwi na kasama ang aking kaibigan na sina Annie, Bea, Princess, Yuan at Tintin. Galing kami noon sa isang computer shop dahil may promo pagdating ng alas 10 ng gabi. Bali, 10 pesos na lang per hour ang bayad. Naisipan namin maglibang, magbanding, mag-internet, maglaro ng mga games at manood ng mga nakakatakot na videos dahil mahilig kami sa mga ganitong bagay at iba pa. Pero hindi namin nakala na meron din palang mangyari sa amin sa hindi inaasahan na oras. Dahil sa pagkalibang, di namin namalayan na alas 3 na ng madaling araw. So nag-decide kami na umuwi na. At dahil walang masakyan, as usual maglalakad na lang kami pauwi. Total malapit lang naman, mga 20 to 30 minutes na lakaran. Dahil gutom na at wala na sa mga wisyo at inaantok pa, biglang nagkwento si Tintin tungkol sa mga kakatakutan na nakwento pa sa kanya ng lola niya nung panahon ng World War II at kung ano-ano pa. Dahil sakto, malamig ang simoy ng hangin at madilim sa naturang lugar. Habang nagkakentuhan, nag-iaya si Bea at Princess na mag-food trip dahil lahat ay gutom na. So, naisipan namin na bumili at mag-takeout sa isang kilalang buy one take one burger stand outlet dito sa lugar namin. Malapit sa kilalang public hospital dito lamang sa Laguna. At meron din shortcut dito para mabilis makauwi. Maraming kwento-kwento ng kakatakot sa naturang hospital na iyon dahil marami nang namamatay sa di malamang kadahilanan. Mga iba't ibang sakit, mga di na umabot ng buhay, aksidente, huldapan at kung ano-ano pa. Dahil walang masakyan, napilitan kaming dumaan sa shortcut na iyon. Kahit nakakatakot, ay dumaan at tumuloy pa din kaming magkakaibigan, at least magkakasama at isang subdivision lang naman kami
at hindi nagiiwanan. Ilang metro lang mula sa ospital sa may bandang gilid at madilim na parte, may nakita kami na bukas na ilaw at maluwanag na tindahan. Uy, may bago. Ayun o, bukas na burger stand. Saad ni Princess. Teka, parang ngayon ko lang nakita to ah. Parang may kakaiba. Parang may mali dito. Sabi naman ni Tindin. Ha? Okay lang yan. Dito na tayo bumili. Buy one, take one oh. 3 AM na, wala nang ibang bukas. Sulitin na natin. Sabi pa ni Annie. Pagdating namin doon, parang may naamoy kaming masangasang na amoy na mahirap i-describe na di mo malaman kung ano at parang amoy dugo pa. Pero di na namin pinapansin dahil normal lang naman siguro sa mga ospital na may kakaibang amoy na gaya nun. Lalo na pag-araw ng pagtatapon ng mga basura. Pero sa sarili ko, parang may kutub ako na hindi maganda. Sabi ko medyo creepy na. Pero dahil gutom at lutang na kaming lahat, inayaan na namin yun nung kami makalapit na sa burger stall. Ate, pabili po ng tatlong order ng burger. Yung buy one take one, yung walang cheese for takeout. Ang sabi ko sa tindera. Nagtataka ako kasi parang wala siyang narinig at di siya tumingin sa akin o lumingon man lang. Nakuyuko lang siya. Kaya medyo nilakasan ko ang boses ko baka sakaling marinig. Maya-maya lang ay unti-unti na akong nagtataka dahil may ikbi akong naririnig at tila umiiyak siya at naglakas loob akong nagtanong sa tindera kahit hindi ko siya kilala. Ate, napaano ba kayo? Okay ka lang ba? Pero hindi siya sumagot. Bagkos nagiba ang timpla ng kilos niya at napansin ko na hindi lang basta luha ang lumalabas sa kanyang mga mata kundi may kasamang dugo. Dahil ako yung nasa harap, nakupo sa may grills o dun sa may lutuan, ay kitang kita ko siya. Nawala ang antok at gutom ko nang makita ko iyon. Yung kilos niya kakaiba at parang galing siya sa mental hospital. Hindi mapakali, kutkot siya ng kutkot sa mga bagay sa sarili niya tulad ng paggagat sa mga kuko at kamay niya. Ilang sandali pa ay unti-unti siyang tinutubuan ng mga sungay. Napasigaw ako, dali-dali ang sabi ko. Ate, hindi na kami bibili, cancel niyo na po. Sa sobrang gulat at tarantang-taranta sa mga nakikita ko. Pati ang mga kaibigan ko eh natulala dahil first time namin lahat makakita ng ganun. Tila hinipang kami na napakalamig na hangin at tumigas ang aming mga binti at mga paa at hindi kami makapag-react sa nangyari. Tulala lang ako sa kanya at may lumalabas na dugo sa tenga at ilong niya. At tuluyan na siyang tinubuan ng sungay. Noong una ay gusto niya akong hawakan o hilahin. Agad-agad eh, umatras ako. Buti na lang may grills. Tapos bumubulong siya at nagsalita ng parang Latin. Hindi namin maintindihan ang sinasambit. Parang sinasapian na siya. O siguro, demonyo na talaga yun. Pagsigaw ni Bea, doon lang kami bumalik sa ulirat namin na tila nagising sa katotohanan. Yung damit niya may mga dugo na napansin ni Princess. Nasabi ni Tintin, may tao sa lapag, sa may pintuan, na nakahiga. Tinuro niyo pa ito. Pagtingin ko sa may bandang ibaba, ay kitang kita ko ang isang babae na laslas at halos maputol na ang litid ng leeg nito at maraming tumatagas na dugo at bigla itong lumingon sa amin habang hawak-hawak niya pa ang kanyang leeg at nagsalita. At tila naghahabol ng hininga at ang sabi niya, tumakbo na kayo. Sabi ng taong nag-aagaw buhay, unti-unting lumingon ang babae sa amin na nanlilisik ang mga mata na naghalong pula at itim at nagpakita ng malademonyong ngiti at nagiba ang kanyang tono ng salita na naghalong babae at lalaki. Lumalim at nagpalit ito ng boses ng isang demonyong galit na galit at sumigaw ang babae. Kayo ang isusunod ko! Sabay tawa ng malakas na boses ng isang nangangalit na demonyo. Lahat kayo mamamatay na tulad ko.
Lahat kayo mapupunta sa impyerno. Lahat kayo paparusahan ng Diyos. Ang sabi pa ng babae, sa sobrang takot ay sinuntok ko ang aking mga hita para makagalaw sa aking kinaupuan at tinatak sa kamay at damit ang aking mga kaibigan. Tara na, alis na tayo. Tumakbo kami. Sabi ko sa mga kaibigan ko, huwag kayong lilingon. Pero siyempre, hindi sila sumunod. Paglilingon nila Bea, Princess at Tintin, ay lumabas bigla ang babae na may hawak-hawak na kutsilyo at tumakbo sa direksyon na tinatahak namin palayo. Pagtakbo namin papunta ng shortcut sa likod at gilid ng ospital ay may malaking fence at pintuan ng grills at mayroon maliit na compound at tatawid pa ng highway. Tapos, subdivision na namin. Pero bago yun, dadaan ka muna ng ilang metro sa bukid sa maraming puno-puno at mga matataas na talayban. Habang kumakaripas ng takbo, ay nadapa pa si Bea at Princess. Dali-dali namin silang inakay na dalawa at di namin inakala na mabilis tumakbo ang babaeng demonyo na yun na papalapit ng papalapit sa amin. Dahil ako lang ang nag-iisang lalaki, kumuha ako ng malaking bato para batuhin at sundakin ang babae. Pero sinampal ako ng kaibigan ko na si Juan at tinatak niya ako sa leg at damit. Nasabi niya, hindi natin kilala kung sino yan. Halos magising ako sa sakit ng sampal niya. Then nagsalita naman si Tintin na magtago muna sa talayban para makapagpahinga sandali dahil hindi na makatakbo ng maayos si Bea at si Princess na parang napilayan pa. Habang nagtatago at tingal-ingal pa, nakita namin sa dikalayuan ang babaeng iyon na hawak-hawak pa rin ang kutsilyo na nagpalingalinga sa paligid na tila may inaantay at inaabangan. Yun na yata ang pinakamahabang oras ng buhay namin. Halos mamatay kami sa sobrang takot. Halos hindi na namin naisip na magdasal. Bagkos naghawak-hawak kami ng mga kamay. Pagkaraan ng ilang minuto ay unti-unti na kami naglakad ng payuko at nang makalayo na kami ng distansya, doon na ulit kami tumakbo ng mabilis na parang hindi na magpapahuli ng buhay. Paglingon namin sa malayo ay nandoon pa rin siya at tumingin siya ng masama at tumawa ng malakas at unti-unti naglaho sa madilim na bahagi at hindi na namin ito nakita pa. Pero kahit malayo na kami sa kanya, naririnig pa rin namin ang halakak niya. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo at nung kami makalayo na makarating sa may bandang highway ay may nakita kaming liwanag ng isang sasakyan. Isa itong tricycle at agad-agad dinarang at pinara ni Tintin at Yuan. Kuya, pasakay, may saraulong babae dun sa may burger stall sa may ospital. Parang gusto niya kaming kuhanin at saktan. Pasakay po kami. Halos mangyak-ngyak naman sa tuwa si Bea at Princess nung kami ay makasakay na sa tricycle. Pawis na pawis at halos doon na kami nakahinga ng maayos at tila nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan at naging kampante nung mga oras na iyon. First time niyo ba dumaan dito? Hindi naman, Manong, pero wala kami masakyan eh. Naghahanap kami ng mga kakainan at shortcut. Tapos nakita pa namin tong burger stall. Kaya dito kami dumaan ng mga kaibigan ko. Sagot ko sa driver na nauutal pa. Tila takantaka si Manong driver at ilang sandali pa ay agad pinaharurot ito. Burger stall? May burger stall doon. Pero lumang-luma na at di na binalik ka ng may-ari. Dahil minaras daw yun. Dahil may naganap na karumal-dumal na karasan at krimen doon. Ako at ang kaibigan kong si Annie ay sobrang nagulat sa aming narinig at natuklasan na parang binubuhusan kami ng malamig na tubig. Binata pa lang ako ay ruta ko na ito. Bibihira na lang ako dumaan dito dahil meron daw na rape na babae at nilaslas ang leg at pinatay. At hindi matahimik ang kaluluwa at nagpapakita tuwing alas 3 ng umaga. Dahil dun, kukunti na lang ang dumadaan dito pag ganitong oras. Ang kwento ng dating mga tanod na rumoronda dito
ang gumawa at pumatay doon sa babae ay yung dating empleyado or service crew ng burger stall na yun. After ng parumalduman na krimen na yun, hindi na muling binuksan. Ha? Sigurado ka ba? Bibili sana kami ng burger doon, Manong eh. Sino yung tindera o babaeng bantay doon? Gulat na tanong ko sa Manong driver. Biglang nagbago ang tono ng boses ng tricycle driver. At ang sabi niya, "Boss, matagal nang sarado ang burger stall na yun. 12 taon na. Marahil ang nagpakita sa inyo ay ang mismong babae na nilaslas ang leeg at pinatay." Mula nung araw na yun, ay hindi na kami nagpapaabot ng gabi sa daan. At sa bahay na lang nagbabanding at nagkukwentuhan. Dahil sa nangyari ay mas lalong tumibay ang aming pagkakaibigan. Nagpapasalamat ako sa Diyos at walang nangyari sa amin magbabarkada noong gabing iyon. Dahil sa totoo lang, wala kaming ideya kung anong mangyari sa amin kung inabutan kami ng demonyong babae.